Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin na ngayong araw, October 8, 2024. Umiiral nga po sa ating bansa yung Easterlies o yung mainit na hangin ang nanggagaling sa Dagat Pasipiko. At ito nga po, apektado nga po ang Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila. Maging dito nga po sa parte ng Bicol Region, Eastern Section of Visayas, Palawan, asahan nga po natin na makakaranas tayo ng malinsangang panahon. At kung mapapansin naman natin, ano, dito nga po sa may parte ng Taiwan, meron na nga pong pagbugso ng Northeast Monsoon o yung Amihan, at meron nga tayong cold front, no, dito banda sa may parte ng Japan. At asahan nga natin, dahan-dahan nga po ito bubugso dahil nga yung habagat ay tuluyan na nga po yung nagtapos. At ayon naman sa ating advanced weather forecast, may mga chance pa rin na makakaranas tayo ng pag-ulan, at may possible nga po next week na mabubuong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at merong possible low pressure area sa eastern section naman ng Visayas. Dumako muna tayo sa ating rain map animation. Dito nga po, mamayang alas 12 ng tanghali, asahan natin may chance na mga biglaang pagbusto pag-ulan. Ito nga po yung thunderstorm sa may parte ng Metro Manila, dito nga po sa may parte ng Cavite, Batangas, at kasama rin po dyan ng Laguna, at meron din po sa may parte ng Bicol Region, Marinduque, Mindoro Provinces, at dito nga po sa Palawan. Ganon din po sa may parte ng Mindanao, posibleng thunderstorm din po yung ating mararanasan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, mataas po ang tsansa ng posibilidad na may pag-ulan sa parte pa rin po ng Mindanao, Palawan, Eastern Section at Western Section ng Visayas, dito po sa parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, at mapapansin natin na sa may Metro Manila, meron din po ang tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan. At ganun din nga po, no, dito nga po sa may Central Luzon at Northern Luzon, may mga tsansa ng posibilidad nang bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating po ng alas 6 ng gabi mamaya, ganun din po, no, may chance pa rin po ng makulimlim na kaulapan sa Metro Manila, at may chance rin po yan ng mga isolated rain shower, habang ang Central Luzon naman, mataas ang posibilidad na makaranas ng pag-ulan. Dito naman po sa may parte ng Mindanao, ganun pa rin po, mataas ang chance ng bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, mataas pa rin po ang posibilidad ng pag-ulan naman sa eastern section ng Central Luzon at Northern Luzon, makulimlim na kaulapan sa Metro Manila, at meron din posibleng mga pag-ambon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po October 9, asahan natin may mga chance nga po ng pag-ulan sa eastern section ng ating bansa, at kung mapapansin naman po natin, meron pong pressure dito sa may parte ng South China Sea. Ito po yung low pressure area nga po natin dito sa may parte ng Palawan ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, at mababa pa rin ang chance niyan na maging bagyo, habang bumubugso nga ng dahan-dahan itong Northeast Monsoon o yung Amihan. By October 10, asahan nga po natin na magiging maayos at maganda pa rin ang lagay ng panahon. May mga chance lamang po ng mga biglaang pag-ulan dito nga po sa eastern section ng Northern Luzon. By October 11 hanggang October 12, asahan nga po natin yung pagbugso nitong Northeast Monsoon, at magkakaroon tayo ng possible low pressure area sa eastern section ng Visayas. By October 13 hanggang October 14, asahan nga natin na by October 14 yung pinakamataas ang tsansa na may mga pag-ulan na mararanasan ng eastern section nga po ng Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region. By October 15 hanggang October 16, mataas po ang posibilidad na makaranas tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan.
At habang meron nga pong namumuong panibagong low pressure area sa eastern section nga po ng Visayas at meron pong isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yan, makikita nga po natin yung posibilidad ng bagyo na nasa labas pa ng ating bansa. By October 17, asahan nga po natin, dito po nga po yung low pressure area na nasa eastern section ng Visayas. Ito po ay more likely nasa 35% chance na mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo. Dahil nga may pagbugso tayo ng posibleng northeast monsoon o yung amihan, ito po ay posibleng masira no yung kanyang sirkulasyon. Ito po yung ating imo-monitor, yung isang bagyo sa labas ng bansa at kung ito nga po ba ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility or dediretso nga po yan sa may parte ng Japan. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.